Nakakasabik talaga ang mga tugtugin noong dekada 90. Nandiyan ang Eraserheads, After Image, Teeth, The Dawn, River Maya, Shackle, Parokya ni Edgar at madami pang iba. Isa din ang bandang intro boys sa hinangaan dahil sa kanilang mga awitin gaya ng Line to Heaven. Hindi na ako aasa pa. Tara mga idol, talakay natin kung paano nga ba nabuo ang grupong ito at nasaan na nga ba sila ngayon. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Ang intro boys ay nabuo noong 1986 ni Naterji Cristobal, Paco Arispacochaga at Jonathan Buencamino. Nagsimula silang tatlo sa isang maliit na rehearsal space na malapit sa Katipunan, Quezon City. Si Jonathan ang kanilang naging lead vocalist at si Terji naman ang naging gitarista. Noong mga panahon na yon, si Terji ang pinaka may alam kung paano tumugtog ng mga instrumento. Kaya naman tinuruan ito si Paco kung paano tumugtog ng drums. At taong 1987 ay nadagdag sa kanilang grupo ang nakababatang kapatid ni Jonathan na si JJ Buencamino upang kanilang maging keyboardista. Naging miyembro na din sila Ira Cruz bilang lead guitar at Jobert Buencamino naman bilang bahista. At taong 1989 ay inirecord naman nila ang kanilang first single na pinamagatang Just a Dream. Pero pagkatapos nito ay nagpaalam naman sa grupo ang kanilang rhythm guitarist na si Terji Cristobal dahil na din sa iba pang mga prioridad sa buhay. At sa sumunod na taon, noong 1990, ay inilabas ng banda ang kanilang unang album na Back to the Roots under Dyna Records. Subalit ang kanilang unang dalawang single ay hindi naman nagustuhan ng marami. Kaya naman ang plano sana ng Dyna Records ay drop na ang grupo. Pero laking gulat nila na ang kanilang ikatlong single na However Which Way ay naging top 1 music sa Metro Manila. At pagkatapos ng isang buwan ay naging number 1 hit na ito sa buong bansa. Ito na din ang naging daan kaya nagkaroon sila ng kabi-kabilang mga concert at tour. Ngunit noong 1991, si Ira Cruz na kanilang lead guitarist ay nagpaalam sa grupo dahil sa personal na rason. Kaya naman pinalitan siya ni Big Carpio. At sa sumunod na taon naman noong 1992 ay inilabas ng grupo ang kanilang pangalawang album na Breaking New Grounds. Kasama ang mga awitin gaya ng Will I Will Survive, Di Na Ako Aasa Pa, Stay at Are You Happy. Ang kanilang album na ito ay nakakuha ng quadruple platinum awards. Taong 1993 naman ay nilabas ng banda ang kanilang pangatlong album kasama ang kanilang hits na Kailanman at Line to Heaven na sariling komposisyon naman ni Paco Arispacochaga na dedicate niya sa kanyang magulang. Taong 1994 ay nagpa siya ang bahista nila na si Jobert Buencamino na magpaalam muna sa banda upang makapagpahinga para na din sa ikabubuti ng kanyang kalusugan. Inimbitahan naman ng grupo si Paco Herrera na bahista ng bandang Neo Colors upang humalili sa naiwang pwesto ni Jobert. Nang lumaon ay naglabas naman sila ng kanilang compilation album na pinamagatang The Greatest Hits Live. At sinundan nito ng kanilang single na Living My Life noong 1995. Taong 1996 naman ay nilabas ang kanilang ikaapat na album na pinamagatang One kasama ang mga hit na Tell Me Why, More Than a Friend at Magkaisa Tayong Lahat. Pero pagkatapos na mailabas ang kanilang album ay umalis naman sa grupo si Paco Arispacochaga sa kadahilanang magpo-focus ito sa kanyang solong karera. Kaya naman pinalitan siya ni Toto Villanueva bilang bagong drummer ng Intro Boys. At taong 1997 ay nilabas sila ang kanilang ikalimang album na pinamagatang Eroplano kasama ang kantang Pool, My Child, Eroplano, The Big Ride at isa pang cover song na nagmula naman kay Mr. Ray Valera na Kung Kailangan Mo Ako. Ngunit sa kalaunan ay nagdesisyon ang kanilang lead singer na si Jonathan Buencamino na magpaalam sa grupo
dahil na din sa kanyang karamdaman na nakakaapekto sa kanyang pag-awit. At taong 2000 naman ay nilabas ni Paco Arispacochaga ang kanyang unang solo album na pinamagatang Rebirth kasama ang kanyang asawa na si Geneva Cruz. Pero hindi nagtagal ay muli itong bumalik sa grupo kasabay ang pagbabalik ng iba pang original members ng Intro Boys na sina Ira Cruz, B. Carpio, JJ, Jobert at Jonathan Buencamino at nagdao sila ng mini reunion gig noong 2001 at dito na din nagpa siya ang grupo na magretiro o magpahinga muna dahil magpo-focus sila sa kanikanilang karera sa buhay. Pero pagkatapos ng ilang taong pagpapahinga ay nagdesisyon ulit sila Paco, Jonathan at JJ Buencamino na muling buhayin ang kanilang grupo at gumawa sila ng bagong album kasama ang kanilang bagong miyembro na sina Henry Abisamis na isang bahista at Jonathan Manuel na gitarista. Noong 2005 ay inilabas nila ang kanilang single na pinamagatang Desire. Muli din silang naglabas ng album na pinamagatang A Brighter Day na tumutukoy sa bagong kabanata ng kanilang grupo. Taong 2006 naman ay inilabas nila ang kanilang unang studio greatest hits album na pinamagatang New Beginnings. Nadagdag naman sa grupo si Steve Guadis na gitarista at Chot Olep para naman sa bass guitar. Pero di nagtagal noong 2009 ay umalis din sa grupo si Steve Guadis at Chot Olep. Kaya naman pansamantalang naging lead guitarist si Paco Arispacochaga at kinuha nila si Tim De Ramos bilang drummer. Di nagtagal si G3 Misa ay naging bago nilang gitarista at si Gary Padre naman ay ang bagong bahista ng grupo. At noong 2011 naman ay nagtanghal si Paco Arispacochaga sa Tanduay Rock Festival gamit ang kanilang signature song na Line to Heaven at Di Na Ako Aasa Pa. Dahil dito ay naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng marami dahil sobrang na-miss ng kanilang mga tagahanga ang kanilang awitin. At ang tanging nasabi na lang ni Paco ay salamat. Maraming maraming salamat. Pero by next year, kasama ko na ang buong banda. At noong 2014 ay inilabas ng Intro Boys ang kanilang single na Nasaan Ka. At sa kaparehong taon, ang grupo ay nakasama sa US Tour na tinawag ng mga bokalista ng dekada 90 kasama sila Jet Pangan, Gary Ignacio, Cookie Chua at Wensi Cornejo. At noong 2015 ay umalis naman ang kanilang keyboardista na si Art Pangilinan pero nagpatuloy sila sa kanilang mga gig kahit apat na lamang sila sa grupo. At sa pagtatapos ng 2015 ay muling sumali sa banda si JJ Buencamino na original na keyboardista ng Intro Boys. At noong January 2016 ay inilabas naman ng Intro Boys ang kanilang pinakabagong album na pinamagatang Where We Left Off. At taong 2019 ay naimbitahan naman sila sa Wish 107 at tinugtog nila rito ang kanilang mga sumikat na kanta at umani naman ito ng napakaraming papuri. Sa ngayong pangkasalukuyan ay buo pa rin naman ang kanilang grupo at patuloy pa rin na tumutugtog kahit na naging papalit-palit ang kanilang mga miyembro. Sabi nga nila, sila ay nananatiling magkakaibigan. At dagdag pa nila, kahit ilang henerasyon pa ang magdaan, sila ay mananatiling solid pa din.